Goodie once again, welcome sa ating channel, Eric Making. For this video mga kapatid, tatalakayin po natin at magbibigay po ako ng kaunting idea sa inyo, lalo na sa nagsisimula pa lang sa pag-aalaga ng pabo. Kasi ang iba, tinatanong nila kung malakas bang lumipad ang pabo o hanggang saan ang kanilang pwedeng abutin. At the same time, may kaibigan po tayo na nakilala ko dito sa aking channel at gusto niya pumunta dito sa akin para magkuha ng asula. At awa tulong ng Diyos, may asula pa naman akong natira. Atin po siyang bibigyan. At mamaya rin, papakita ko rin sa inyo na may isa pong isda na hindi maganda sa paningin, ngunit napakasarap sa lalamunan. At mamaya, titikman po natin ang kakaibang isda mga kapatid. Talagang kakaibang isda po ito mga kapatid, napakasarap. Dito po, here we go, let's go! Pinakabata, ito yung pinakabatang mga sisiw ng pabo at may ilang manok. Mga ilang araw na rin hindi nalinisan ang sahig. Ayan po. Ito na po ang update dito sa kabilang kulungan. Yan. Tuyo na ng konti. At ito ang ating mga munting mga sisiw. Malapit nang maging pabo. Ngunit sisiw pa rin. Ayan na po sila. At dito sa kabila ang ating ilang manok. Mga makukulit na manok. Ayan, native chicken mga kapatid. Para sabaw. Na ang mga dalahing ito mga kapatid, yung nakikita nyo. Ganyan na po ka-excited ang aking mga alaga. Yun, ng mga manok. At ang ilang pabo. Ganyan na po sila, nag-aabang na po talaga sila pag nakikita na nila ako. Kahit malayo pa lang, inaabangan na nila ako. At salamat sa Diyos dahil uminit na po sa araw na ito mga patid. Isang linggo pong matinding ulan. So ayan na nga, salamat sa Diyos dahil mainit na. Dahil ngayon, tuyo-tuyo na ng konti mga kapatid. At ayan na, inupakan ang aking dalang pagkain. Yan ang ating ilang pabo. At kumustahin natin yung dalawang gansa. Ayun ang dalawang gansa mga kapatid. Talagang paborito nila yung umulan. At ang pabo, kawawa po pag umuulan. Pero ganun pa man, wala pang sinipon. Salamat sa Diyos, walang sinipon. Kumusta ang inyong mga alaga mga kapatid? Hindi rin ba sinipon sa nagdaang mga araw na malakas ang buhos ng ulan at init? So, ayan. Nag-aabang na ang iba. Yang nasa kulungan. Yang mga lalaking tatlong manok, talagang kinulong ko para hindi magrambulan dito sa loob ng kulungan. At yang dalawang inahing pabo, yan. Yan po yung nagpisa ng ilang sisiw na pabo. At kumustahin na rin natin dito mga kapatid. Liban sa sisiw natin kanina, yung nasa mga kulungan, mayroon rin tayong sisiw dito na nasa kulungan. Oh, hello. Good afternoon. Ayan, nag-aabang na rin sila ng kanilang pagkain. 2, 4, 5, 9 piraso. Siyam na pirasong mga sisiw ng pabo. Pero hindi na ito sisiw, mukhang pabo na talaga ito mga kapatid. Magdadalawang buwan na kasi ito. Ayan. Tapos dito, mayroon rin tayo dito. Ayan, may mga pabo rin tayo dito. Hello, kumusta kayo? Ayan po sila. Pag tuloy-tuloy na ang init, papakawalan ko na ito mga patid. Ito po yung mga batang pabo.
na sumunod dito sa ating tatlong buwan. Yan. Ang marami dito mga kapatid, mga tatlong buwan po ang marami dito. Yung 36 piraso na mga pabo. Yan po sila. So, akin ang bibigyan ng pagkain. Tara, let's. At yan naman ang ilang mga manok natin na native chicken mga kapatid. Kumbaga yung pang-ulam. Native chicken po natin yan mga kapatid. Ayan. Dahil mga maroon lagi ng bato. May gusto. Huwag bato yun. Natuin is yung pukot yan. Manong isda masaya gito na niya, magnangarang mo na yan. Ha? Magnangarang. Yan po yung gatasan mga batid, yan. Hindi ko na nakita kanina nang maglinis si Bay Jigger kasi may inalis pa ako at nilakad. Yan o. Oh. Ang gatas na niya, Jig. Wala din ni gatas, di dapat siya. Oh. Ako silbing nakuha na. Gatas kamay, gatas ni. Nakatungod doon yung mag-ano, mag-atas yung ano? Hindi, wasa mo. Yan. Napakataba po ng isda na yan mga kapatid. Ngunit ang pinakadelikado itong kanyang tinik. Kasi napakalala. Poison ang tinik niyan mga kapatid. Ang iba niyan, pag nagluluto, iniihaw lang po, ngunit ito, kakaiba kasi itong appetizer ni Bay Jigger. Mahal ka niya siya katungkuan niya, nablutin, hindi bago ba? Katung ugasan. Sili pang paanghang. Walay sili demonyo. Sambag, sampalok. Pampaasim, sampalok, sambag. Dito, wala na, mata ba? Lagi, pariyadong kung ano, nang... Ah, na on din siya. Ano mas kumunya, sa pagas ko man eh. Yung ko, tanong usa. Nawa pa jung usa. Wala mo si iba sugod. Iba. Iba po tong tanong kay Mati. Lum. Tig. Nana kita sini. Tapi aku mabuangan ni, eh kena ko toy pokot garam. Ito pa gun, jing ba yun sa wow kaila ni Jin? Asik mo pa eh. Sili demonyo. Ano, ang hangi gamay, ika, aking luto ah. Ayan na, luto na. Luto na ang kakaibang ulam. So, ito na po yung finished product ng gatasan. Susubukan natin ang lasa ngayon. Ah, ang hang. Pagkutal tayo. Ayan. Ay, kinamot ka. Mukhang papa niya. Ano yung mga yun? Yo, mga tatiyo! Chicken sick. Wah, guys, chicken sick. Nah, lagi kau ni makai yang
putih segulun ya. Mikig mata ba mo na ilang isik-insik. Ngayong naong niya lah, insik ignaong. Ngayong ignaong. Ang mata, gamay eh. Gamay. Tumutak ko, yapon. Tunok, tunok, yapon, tunok. Ngayong, yun man ko kapag tunok. Ngayong, may tae. Itag naong. Ay, kao, kao rin. Ah, kanang muram na bantol. Ah, ano lagi? Mauram na siya. Ako kaya nag-unod. Isda. Tagutong. Saan ang mo, Jer? Ito nga lang sila. Gutasan niyo yan. Mungi, kaba. Larang niyo. Kinagunod ko na imong suwaki yun. Na, mura na suwaki na si Buti. Aw. Ay, suwaki. Yo, pakita suwaki. Yo, pakita, San Jer. Ilagan ka. Suwaki, isang balding suwaki, mga balin. May dala siya kanang gatasan ko anong gisalun. Maram lang. Awilaram nila. Datang nindot tayo. Gapo, gamay kayo. Isang bag. Tay, nandang isang bag luyo. Kaduha, bibalik. Kalindir niya, inaanab. Narano na. Muna mo doon ay paliton. Tayo, tayo. Sama karne sa kawana. Success! Ikaw, gapo. Success! Tara, ang nakakuha mga patid, yan ang nakahuli. Mga exotic food. Kasi may YouTube day. Oh, katanaw ko. Last na ko nang tanaw nga nagkuan ka kasula, kundi ara, subscribe ka na rin. Ning comment na yung ko. Ito po, dumalaw sa ating palaisdaan. Isda kasi dito kasi ang kanyang pakay, yung asula. Pinapakain ko sa pabo. Kaunti lang, ngunit kaya niya ang paramihin. Paramihin ko lang. Sa Mandawi, Alex. Alex sa Panta, Mandawi. Sige, salamat ba ya? Salamat. Salamat po na rin. Oo, sige. Amping. Salamat.
Salamat. Oh, natutulan ra nag ang eskina lang, nagsagsaag lang ako pa dito. Kanang na So, sa nagtatanong na mga baguhan sa pagpapabo, kung tinatanong ninyo kung gaano kataas lumipad ang mga alagang pabo, kung nakikita nyo mga patid, itong kahoy o kawayan na ito, yung nasa itaas, yan, nasa mga 6 to 7 feet po yan mga kapatid mula sa ground, yan, papunta doon sa itaas. At yan nga, yung nasa itaas, dyan, dumadapo pa rin sila at katunayan, ang iba doon pa sa itaas ng sanga ng ipil-ipil, doon sila nakadapo tuwing gabi. Malakas pong lumipad talaga ang mga pabo mga kapatid. Ngunit bibigyan ko kayo ng idea kung gaano ba talaga kalakas silang lumipad. Yun nga, kaya nila yung liparin yung kahit itaas ng ipil-ipil mga kapatid. Ngunit kung nakikita nyo ang aking lambat dito, ang aking net na ginamit, ito lang po ang net ang aking ginamit, yan. Oh, lagpas pa nga ang aking ulo mga kapatid, kung nakikita nyo. Yan. Lagpas pa nga ang aking ulo. Ganyan na po kababa banda rito mga kapatid. Ngunit hindi po sila lumalabas mga kapatid. Yan. Ado ng aking mga pabo. Yan. Hindi po sila lumalabas. Ang isang dahilan lang na sa nakikita ko mga kapatid, agresibo po silang lumipad kapag maliit ang kanilang kulungan at lagi silang gutom. At isa pa pala, mayroon pa dito naglimlim. Yan, may naglimlim dito. Nilagyan ko na lang ng luna o trapal. Nang sa ganun, hindi siya maulanan. Hindi ko na lang inilipat mga kapatid. Nilagyan ko na lang ng pugad. Kasi madalas sa mga pabo, mahilig sa damuhan. So, andito banda, ang ginamit ko nga dito na net mga kapatid ay lambat. Yan, lambat po ito ng isda. Hindi masyadong klaro. Yan. Lambat po yan ng isda mga kapatid. Hindi po masyadong lumalabas ang aking mga pabo mga kapatid. Minsan lang, kapag sumubra sila sa pagdapo doon sa ipil-ipil, doon banda, yung doon sa unahan, minsan may nakakalabas. Pero paminsan-minsan lang naman, kapag sumubra sila ng pagdapo dito mga kapatid, yan, kung nakikita nyo yan, yung kawayan na yan, dyan, tumatalon sila sa kabila. Ngunit di po sila lumilipad, galing dito sa loob, papunda sa labas. Kumbaga, dito lang sila naglilibot sa loob ng kulungan. Liban lang sa manok, ang manok talaga mas pinakamalakas lumipad mga kapatid. Ang manok ang kadalasang nakakalabas dito sa aking kulungan. Ngunit kahit lumalabas sila, dyan lang sila sa paligid ng net. Dyan lang sila paikot-ikot. At itinataas ko na lang itong dito banda. Pag nakakalabas kasi sila, dito sila umiikot-ikot yan sa labas, dyan sa gilid. Pag nakalabas sila, itinataas ko na lang. Yan nga eh, lumabas na yung pusa. Itinataas ko na lang ito. At balik naman sila sa pagpasok dito sa loob. Kita nyo yung tatlong pabo na yan mga kapatid, yan. Yung tatlo na yan. Nasa itaas na po yan mga kapatid, nasa mga 7 feet na po yan. At itong camera nga, malapit ito sa aking mukha at nakatayo ako. Yan, dadaan tayo bandang ilalim nila. Yan, nasa 7 foot na po yan. At yan o, nabali nga yung sanga dahil dinapuan nila. Talagang umaabot sila doon sa itaas mga kapatid, lalo na para po itong nakahilera pa papuntang taas ang aking ginawang dapuan nila. Nagsisimula sa hagdanan. First step, second step, third step, hanggang sa itaas. Ayan po. Ayan na po ang kaunting update at mga kaganapan dito sa aking munting kulungan at doon sa aking munting palaisdaan. Nagsisimula na po ako sa pag-aalaga ng isda mga kapatid. Hindi po yun basta-basta na pag-aalaga lang kundi may kasamang business na po doon. At loobin ng Diyos, sana mapalago po yun. At salamat pala sa ating isang kapatid na dumalaw dito sa aking area, Alexis Sapanta. Bye, salamat sa pagdalaw. Thank you very much. Sana mapadami mo yung Azula. At sa mga bago at ngayon lang pala nadalaw sa aking channel, mga kapatid, sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell button
para ma-notify ka ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. Mga kapatid, lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you to my next vlog. Bye-bye!